Magandang araw sa ating lahat. Sa araling ito, inaasahang masuri ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya sa pamamagitan ng pwersang militar at Kristyanismo. Sa matagumpay na pagkakatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, nagsimula magbago ang kinagis ng pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. Si Miguel Lopez de Legazpi, unang Spanish governor sa Pilipinas, na nagpatupad ng iba't ibang patakaran ng pamahalang Espanyol upang mas maging epektibo ang kolonyalismo. Malaki ang papel na ginampanan ng simbahan sa pagpapatupad ng kolonyalismo. Sa loob ng 333 years na pananakop ng Espanya sa Pilipinas, ang ebanghelisasyon o pagpapalaganap ng Kristyanismo ay isang mapayapang paraan ginawa ng Espanya. Sa estratehiyang ito, ang mga paring Espanyol o fraile ang namamahala. Kaugnay ng pagpapalaganap ng Kristyanismo, tiniyak ng Espanya ang pagmimisyon ng mga fraile sa kolonya at ito ay tinawag na Kristyanisasyon. Fraile, ang tawag sa mga paring misyonero. Cura paroko naman ang mga paring namumuno sa parokya. Unang pinatupad ang pagmimisyon sa Cebu, kung saan unang tumanggap ng Kristyanismo ang pamangkin ni Raja Tupas na nagngangalang Isabel. Ito ay sinundan ng pagbibinyag sa 7 o 8 mga batang malapit ng mamatay at ilan sa nagpalit ng paniniwala noong 1566. Kasama rito ang isang Muslim mula sa Borneo na si Kamutuan, kasama ang kanyang anak, manugang at mga apo. May ilan pang taga Cebu ang nagpabinyag, hanggang sa nagpabinyag din si Raja Tupas at ang kanyang anak na si Pisuncan at iba pang mga pinuno noong Marso 1568. Sa pagtanggap ng kanilang mga pinuno sa bagong relihiyon, ay marami na ring mga katutubo ang sumunod at nagpabinyag sa Kristyanismo. Bukod sa Cebu, naging aktibo ang mga fraile sa pagmimisyon sa Maynila, partikular sa Tondo at Pasig, gayon din sa gitnang Luzon, Timog Luzon, Ilocos at iba pang bahagi ng Visayas. Bukod sa mga Augustinian, nadagdagan pa ang mga misyonerong fraile itinalaga sa Pilipinas. Dumating ang mga Franciscan noong 1577, sinundan ng mga Jesuit noong 1581, sinundan ng mga Dominican noong 1587 at mga Recollect noong 1606. Sa pagdami ng mga frailing misyonero sa Pilipinas, naging mas aktibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, kung kaya't kinakailangan magtatag ng mga diocese na binubuo ng pinagsama-samang parokya. Nagsimula ang pagtatatag ng mga diocese sa pagdating ng unang obispo ng Maynila, Domingo de Salazar. Sundan ito ng pagtatatag ng iba pang mga diocese sa Cebu, Nueva Cáceres, Nueva Segovia at Panay. Malaki ang nagbago sa paniniwalang panrelihiyon ng mga katutubong tumanggap sa Kristyanismo. Una, kung dati ay marami silang mga espiritong sinasamba, sa Kristyanismo ay isa na lamang ang Diyos na dapat sambahin. Pangalawa, kung dati ay nasa kababaihan ang pamumuno sa larangan ng espiritual, sa Kristyanismo ay nasa kapangyarihan ng mga kalalakihan ang pagiging pari at walang karapatang humawak ng kapangyarihan panrelihiyon ang mga kababaihan. Pangatlo, kung dati ay walang tiyak na lugar na sambahan ng mga espiritu, sa Kristyanismo ay mahalaga ang pagpapatayo ng mga simbahan bilang banal na espasyo ng pagsamba ng mga mananampalataya. Oras na sagutin ang mga gawain sa pagkatuto sa inyong module. Abangan ang susunod na talakayan. Hanggang sa muli!